the grand finals na ating China Regional Qualifiers for the International 10 Master. And eto na, E-Home versus Elephant, the rematch nung sa upper bracket, mga sir. And tingnan natin kung E-Home ba, marerepeat ba nila yung series na to. Or will Elephant will close this one, and whoever wins, guys, alam nyo na, magqualify sa the International 10, mga sir. Actually, mamaya pala, mabubuo na pala yung mga nag-qualify dito sa ating The International, mga sir. Ayan na, kami maging caster nyo. This is Darkstar Dota together with Sir Mike, at wala pa yata si Sir Mike, guys. Kaya ako muna makakasama nyo. Pero ayan, share nyo na po yung ating live stream, and kung gusto nyo pa mag-bet, alam nyo na, pnxbet.com, use our promo code LuponWXC, mga sir. And kung may katanungan mga kayo, PM nyo lang yung Kuya Nick's page. And ayan na nga, going to the draft tayo, mga idol. So Elephant, they pick Puck and Lion. Kasi kung titingnan nyo, guys, una nag-pick ng E-Home yung Lina. So din, parang denied pick na rin to. Nakita naman natin kanina na against Team Magma na paano mag-dominate etong si Somnus ng kanyang Lina. And Puck probably is gonna be the mid, tingin ko. Di ko rin kasi makita as an offlane so far yung Puck. More likely kay ano na to, kay Somnus. And Lion, baka probably kay FY pa to, or depende sa magiging offlane nila. And tingnan natin yung second pick nila. Abaddon will be pick up ng side ng E-Home. So secure na nila dito yung sustain, plus syempre yung overall yung position 5. Ayan. Sisipag ko. Tapos, oy, shoutout pala kay Black Rider. Yan, shoutout sa'yo, boss. Pero game number 1 lang ako, guys. Ang next caster, I mean, papalit sa akin si Boss Dan. Kasi nagkasna ako kanina ng first series. So, Sir Mike, wala pa masyado. Ako kung saan pumunta. Oo nga. Pero paparating na yan, guys, si Sir Mike. Kaya ako muna makakasama nyo. Prediction daw, Luigi. Ano matatapos yan? Prediction ba ng minutes yung length, game length, di ba? Tingin ko 60 minutes mga ganyan. Basta walang Arquad din, automatic walang 100 minutes game. Ewan ko lang yung sa Liquid, tsaka sa Egan Fighter, kung may tawag dito, meron bang Arquad din dun sa game na yun. 100 minutes yun kung hindi ako nagkakamali, guys, eh. Ayan. Ayan na, shoutout sa mga nanonood. Oh, guys, shoutout sa mga Betlords natin dyan. Yun na. And Grand Finals. Pero kasi, Elephant talaga yung prediction ko dito, eh. Alam naman natin yung Elephant, isa sa mga fan favorites din ng China. And ang inaasahan din na magkwa-qualify dito sa ating regional qualifier. Siyempre, yung mga players na to, mga TI veteran player na, like si Somnus, si FY, di ba, si Super as well. Ayan na yung ating sa mga player profile nila. Well, E-Home naman. Well, o nga pala, no, medyo may... May history pala itong dalawa, no? XM, hindi. Si XM bago lang dito. Si XNova, tsaka si Chalice. And then, kalaban nila yung dati nilang teammates, si Somnus and FY. Nako. Kumbaga, si Ami nanonood na lang. Siyempre, LGD. LGD na siya. Qualified na sila sa TI. So, isa sa mga to, may magiging sad boy. Isa dito, may... merong tawag dito. May sasaya, di ba? Siyempre, magka-qualify kayo ng TI. So, ganun lang yung magiging scenario, may isa sad boy, yung isa like, okay, qualified. And syempre, lahat naman dumasaya pa nag-qualify ka sa TI. Shoutout pala kay Dayanara! Uy! Bawo niyan. Si Ponget nanonood. Ayan. Commended agad kayo dito. Uy, shoutout pala kay Boss Emmanuel. Ayan, shoutout portion muna tayo, mga idol. Ayan. Sa shout, ayan, kay Mark Basba, shoutout din sa'ya. Kung wagkas parang, pasensya na, boss. Medyo na, napausa ko na nakaraan. Pero tatry natin yung best natin na, ano, na lesson lang yung ganun. Ayan. Void Spirit ban. So, ina-expect pa nila na Lina 4. Parang never ko pa yata nakita ng 4 na Lina si Fade, eh. Pero let's see, kung, bagay, itong si Lina, natural focus forward din naman, eh. Well, pwede naman siya mid, gaya ng ginagawa ng Chinese teams na right-click build. Minsan kasi kapag magbibuild kayo ng Lina ng right click base, more like kapag kulang na kayo ng damage, eh. Overall, pwede pa rin naman siyang pang burst. And Luna yung, well, in third pick. Kaya nag-ban out agad sila dito ng Terror Bill. Ayan. Shoutout pala kay Boss Aaron. Ayan. Kay Boss Aaron James Mendoza. Shoutout din kay Art Chiesang. Shoutout din sa'yo.
Siguro yung laway, sir. As si Sir Mike, di ko alam eh, nasaan eh. Pero nandito na sa Discord yung account mo eh. Ewan ko, baka... Alam niya na, baka kumukup-kup na naman. Ginagamit yung PC mo ah, di ba? Nakapasok na dito yung sa Discord. Okay? So, third pick, tingnan natin guys kung... ano yung titik nila? Probably offlane muna eh. Offlane, baka... Hindi nga, offlane nga. Mars. Vecta, Mars agad. Tapos Tidehunter, okay. Parang nag-countero na sila. Cage, uy! Medusa agad, okay. More on late game scaling tayo sa magkabilang teams ah. Luna tsaka Medusa. Pero Medusa pa rin ako in favor. Alam na, mas reliant talaga si Medusa sa late game. Pero, kung push-wise, lamang si Luna kapag, let's say, out of position si Medusa. Yun lang siguro yung win... ano nila, win condition nila kapag napatay nila si Medusa sa teamfight. Out of position lang siya lagi. Tsaka meron naman Lion, dami nila din disable with the Tidehunter sa Ravage, di ba? Yan. Shoutout pala kay Tyrone, ayan, shoutout sa, dito sa office kay Ma'am Kat Jen Eman sa Baltimore. Uy, shoutout, saan Baltimore yan? Baka sa bangbansa. Kay Pirate King, shoutout din. Kay JJ Ludo, shoutout din sa'yo. Ayan, sa mga nandun notify, alam nyo na guys, share nyo na yung ating live stream, mga lods. Ayan. Shoutout din kay Boss Marcus na kay baby ko si Aki. Ako, si Aki Maro yata yun, lads eh. Pero nga, abang ina-analyze natin yung draft, parang so far, even pa yung draft natin, parehong maganda. Yung drafts ng both teams, Mars Arena, Tidehunter's Ravage, kaya yung na-point out ko. Pero, kung, kung lockdown-wise, tingin ko, mas favorable pa rin ako sa Tidehunter's Ravage, Dreamcoil ni Pac, tsaka syempre yung bayad naman kay Lion, yung Hex, tsaka overall disable din ni Lion as a position for yun naman yung bayad dyan. Ayan. Tsaka burst din. Ayan. Sa mga, uy, elephant. Tide and Lion. Oo nga, no, maganda rin combo ng Lion, tsaka Tide. Isang gas lang, tapos let's say, ma-stun niya dito si Medusa. Oh, tsaka sa lane, medyo mahina talaga si Medusa. And kaya pang i-punish out din sa lane. Even though meron kang Mystic Snake, pero kasi pag nawalan ka pa ng mana si Medusa, parang mawawalan bisa yung kanyang mana shield. So overall, goods pa rin naman. Shoutout din kay Michael Angelo de Mesa. Shoutout sa'yo, Lods. Abang, wala pa akong kasama si Sir Mike. Pero game number 1, ako hanggang game number 1 lang ako guys. Si Dan ang makakasama nyo sa next game, si Sir Mike. Ayan. So Ancient Apparition ban out dito for E-Home. And I think goods to para manigate din yung sustain din ni Abon. Kasi once na Ice Blast ka, hindi ka, like, etong Miss Coil, hindi gagana if ever sino mo matamaan nung Ice Blast. So, I think goods lang to. Well, meron ka namang Ampotic Shield to protect yung Ice Blast duration. Kaso, pag tinamaan ka ng Treadhole, surely, mamamatay ka. Kaya meron din silang pang follow-up, yun naman yung maganda. Pero maganda rin kasi lean nila eh. EE tsaka Luna. May kill potential. Medyo may kill potential din. Ayan. Ginawa na ng KNC yan sa Grand Finals. Oo, parang naalala ko nga to. Yung lineup ng... Ano ang lineup dito? Elephant ba? Ayan. Lower bracket po ba to guys? Grand Finals na po to mga sir. And kung sino man manalo, ayan sa mga ka-tuning, magka-qualify sa TI. Well, the loser, well... sad boy muna. Yan lang yung masasabi ko, sad boy. May iyak talaga, merong... merong sasaya, syempre. Pag nanalo... qualify sa TI eh. TI na yung pinaglalaban nandito mga lods eh. Yun nga, sadly, isang slot lang per region. And, tsaka yung Chinese, so far, ang dami nag-qualified. Like yung Aster, VG Gaming, IG, tsaka yung LGD. So, ang sabi nga ni Sir Mike, sino ba ang susunod sa Chinese One Direction? Sabi niya. Ayan nga. Shoutout din kay Boss Sijon. Komiado, shoutout sa'yo lods. Ayan. Best of 5 po to guys, best of 5 series natin, and Rubik will be pick up for E-Home, pero ang ganda ng pick ng Rubik. Kasi ang dami ang pwedeng kunin eh, yung Ravage plus yung Finger, Dream Coil as well, pati yung Eclipse pa ni Luna. So sobrang goods ng Rubik dito sa ating game. And I feel for Fate, kapag medyo crucial yung makuha niya, like, think of pinaka-better talaga yung Ravage or Dream Coil, para may added lockdown din. Tsaka kapag nakuha ni Rubik kasi yung Tidehunter, itong Ravage, makuha ni Rubik yung Ravage, mas matagal yung duration dahil din sa debuff amplification nung spell steal. Diba? Diba galing Elephant din si Chalice? I think hindi.
di siya galing ng elephant kasi ang alam ko ang galing sa elephant dito si Sylar. Oh, may gigil pala to. Kapon, may gigil din si Sylar diyan. Eh, si X-Nike, shout out din sa iyo. Good pick talaga 'yung Rubik para sa ako rin, good pick talaga 'yung Rubik. Pero Grimstroke naman 'yung ipipick ng 'yung last pick dito ng elephant. Double finger, yun lang nakita ko, pero overall lock, yung bayad lang naman kay Grimstroke yung kanyang soulbind. So once na ma-lockdown mo yung dalawang heroes dyan, pwede i-follow up ni tropa nating Lion dyan with the double disable, double hex, di ba? Double finger, overall, andyan. So may ways sila na tumi-fight if ever. Even, siguro, even without the Ravage, feel ko kaya nilang tumi-fight. Pero other than that, pick up potential, I think may ano pa rin, meron pa rin kalalagyan tong heroes ng iyong. Pero draft wise, tingin ko magkatalo na lang sa execution kasi both teams maganda yung draft nila so far, pero mas biased kasi ako sa Medusa man eh, mahalods eh, and tingin ko iyong ako sa draft na to kasi pag si Fate nakuha niya yung mga magandang mga spells like Ravage and of course yung Eclipse, ang laking potential nila makapag turn around lagi sa may team fight. So ang kailangan lang dito ng Elephant is mapag-counteract sila lagi every time na magbato sila ng mga spells. Yun na nga, game number 1. Mag-i-start na dito mga sirs, Ehome versus Elephant. Best of 5 series. And alam nyo, ano nyo yung prediction nyo dito guys? Ako, Elephant talaga ako dito all the way. Pero dahil game number 1. Game number 1, ano muna tayo? Uy, nandiyan na pala si Sir Mike. Oo, na-enjoy ko masyado yung pagligo ko, sorry. Kala ko for pa mismo, pero ito. Ako tingin ko ano eh, iyong ulit to Luigi. Oo nga, iyong maganda draft nila eh. Tsaka bias ako sa Medusa. Sa totoo lang, parang sige, ka muna. Parang kasi like pag Medusa, pag ako kasi ni Sylar yung Medusa, parang alam mo yun, comfort pick na comfort pick in a way, di ba? Parang mas mag-scale lalo si Medusa. At the same time, kaya niya kasi out-farm dito si Luna. Although si Luna, he has this farm potential din eh. Dahil agad naman siya nakakuha ng stocks. Pero si Medusa, mas better talaga siya sa late game eh. Sa nakita ko. Even mag-push dito yung Elephant, I feel na parang mahihirapan sila na mag-high ground sa ngayon. May iisipin ka dito na Arena. And then, if ever si Rubik, ano man makuha niya dito. Mahirap, di ba? Sa teamfight. Kaunaan na lang talaga execution to. Tsaka kung tinignan mo kasi parang sa side ng Elephant, walang mag-i-snowball na pwedeng pumigil agad sa lineup ng Iyumi. Unlike nung Timbers sa kahapon na napanood natin, di ba, si TZ? Kurasi lang parang ganun eh. So, Matic, possible na magkaka-farm talaga itong Medusa natin. Pero, ano ka? Ako ba, PvP o ikaw? Yeah, ikaw na play-by-play kasi game 1 lang ako eh. Si Dan yung makakasama mo next game. Nagkas na kanina eh. Ah, okay, nag-swap kayo. Oh, may alis ako mamaya eh. Ayan, nag-swap ako. Saan ang punta na master? Ah, secret. Ah, secret. Then, birthday. Secret. Family. Ah, family. Matino naman pala, hindi ka naman pala isang P. Putek ka. Pero himala, Luigi, naban yung Templar Assassin na XM eh. Ah, naban. Sabi na eh, hindi pinik eh. Laging in-install na XM eh. Kaso ang ginawa nila, dininight pick nila yung Lina ni Somnus. Kasi kanina, grabe mag-Lina si Somnus eh. Like 2 games, binaragbag niya yung magma na right-click build na Lina. So this time, Somnus mukhang na para counter-rack na lang siya ng, okay, kunin mo Lina, I get per pack, di ba? Oo, tsaka parang overall talaga, drop tingin ko, sobrang ganda nung sa iyong kaysa sa Elephant. Kasi kung iisipin mo, ma-ravish man si Medusa, eh kung hindi tinamaan ng Ravage sa Abaddon, maliligtas niya agad yan, di ba? Although may Grimstroke yung side ng Elephant, pero tingin ko kaya kasi patusin ng Ehome yan eh. Lalo na dalawang core talaga o possible dalawang heater yung side ng Ehome. Pero kahit siguro mag-burst potential tong si Lina, okay lang eh. Kasi Lina lang yung, I mean Luna lang yung pampalo nilang pampisical damage nila. Ayan. Oh, well, ayun, speaking ng ano, burst si Mars, meron din 'yan, 'di ba? Kita naman natin kahapon kung paano rin pumatay ng Mars yung isang ay pumatay ng pack yung Mars, 'di ba? Well, problema lang nila yung ano, panghuli kay pack, pero tingin ko kaya na huli ni Rubik 'yan lalo na pag naagaw niya hex. True.
So leaning wise, so far lumalamang naman si Somnus sa syempre like parang mas better yata yung right clicks niya eh. Mataas din naman yung base damage niya. Although si Dina kasi meron naman siyang fairy soul kaya lalong sumasakit yung kanyang normal. Bag every time nagpa-pop siya ng mga spells. Yun naman yung kagandahan. So parang feel ko match lang to sa lane. Magkakatalo lang siguro sa execution. Pag once na may makamali ng well movement sabihin natin, may kalalagyan tong isa sa kanila eh. No? Lalo na si Lina, pag naunahan siya ng coil, di ba? Pero sa may baba, tabang earth spec lang kayo masuffer. Pero ito na, yung spirit burst ni Chalice plus the burst ni Mars. Pero magiging enough yung damage na laki super. Binasikan lang ng iyong para sa first blood. And speaking of first blood, Luigi. Alam nyo na, pnxbet.com, use our promo code to 1WXC upon registration. And don't forget, bet responsibly, mga sir. And kung may katanungan mo kayo, PM nyo lang yung page natin dito sa Kuyinik, mga sir. And kung gusto niyang voucher, alam mo niya, dun sa ating Lupon voucher, Lupon WXC seller voucher, and may mag-PM naman or may magre-reply naman sa inyo, guys. Pero tignan natin, sa top naman, okay. So, siguro parang ang gagawin nito ni Grimstroke, Luigi, Aether run na lang. Aether lens, tapos rectagonims, no? Or tingin mo, may mga kailangan pa siyang ibang item maliban sa dalawang yun? Like, parang mas may priority. Sino? Medusa, no? Tama hindi, si, ano, Grimstroke. Tingin ko, okay din yung Rectag siya. Or, siguro, Aether Lens muna bago mag-Aghanim Scepter. Usually kasi, parang kahit sa pubs nakita ko na nuna nila yung Aether Lens bago yung Aghanim Scepter. Pero okay lang, kung, as long as, okay yung farm mo, pwede mong i-build yung Aether Lens bago yung Aghanim Scepter. Pero, kadalasan kasi nakikita ko rekta talaga ng Aghanim Scepter. Like, most of the Chinese tips na position for is nakikita kong ganun yung kanilang go-through item. Tsaka tita mo, maganda rin kasi yung copy si Medusa kapag, let's say, magkaroon na siya ng mga damage item. Parang 6v5 yung situation and yung third portrait niya, hindi may ano eh, di na-spell eh, no? Kailangan mo talaga siya i-right-click, so kailangan mo siyang itanggal sa equation kapag every time na nampupap itong CFY ng dark portrait. Oo, pero sa may mid, muntik na pala may magkabigayan, hindi lang nakita ng ating cameraman. Kita mo, parehas low health yung dalawang mid laner natin. Pero madali lang naman makakabalik yung dalawang yan with the battle that they have. Plus ay yung refill nga. Pero sa may baba, Spear of Mars, pinalo ng planggana sa mukha yung isang Leon. Lang yan, kate. Tsaka, once kasi ma-Spear of Mars si Lion, may kalalagyan talaga eh, no? Spear of Mars, tuhog lang sa may puno, plus may feedball pang naka-abang. Tapos meron ka pang God's Rebuke, tapos level 1 pa yung God's Rebuke mo. Bas overall kasi si Lion, like, kapag out of position ka, tapos, like, ang sobrang lambuto pa sa early phase pa lang, may kalalagyan talaga tong si Lion. So parang, ang magiging outcome nun is hindi mo masyado mababibisita tong si Luna. And lalo si Luna is, well, okay naman yung last hit wise niya. Kaso, naharas kasi siya dun sa God's Rebuke. Kaya kita mo, medyo may kinakakalagyan tong itong si Luna. Unlike si Medusa na kahit sabihin mong maras sa baba, nandyan si Abaddon to put some apotic shield tsaka sustain ng miscoil. Pero wait, inaasiman ni Rasylar. Pero yun, hindi naman nila mapapatay siyang dahil wala silang pang hold dito sa may top. Pero yung nag-skip siya ng soul ring going for hood. Well, okay to kasi para ma-absorb mo rin yung magical damage din ni Luna. Meet LSA makapag-illusory orb out naman si Somnus. Pero muntik na siya abutan ng Dragon Snake. Pero nandiyan pa rin si Rubik ha. Babalakin pa rin yata nila kunin si Somnus. Pero yun. Pero okay lang kasi parang feel ko di rin siya mamamatay. Meron din siyang Waning Rift tapos Infused Rain Jab. So, yung damage na mapoprovide nung if ever mag-spam ng spell itong si Lina, medyo ma-absorb niya eh, ng konti. Like 120. Hindi ganun kasakit, no? Pero yung dalawang support natin sa may mid, nagkakakulitan. And speaking of support na nagkukulitan, andito sa baba, nangyayari din yon. Buhat para kay Rubik, pero unang mabibigyan ang Kuya mo, Fade. Sa may baba. Kita mo si Super kanina, no? Kahit kanina, alam na niya na may kalalagyan siya. And kita mo yung kumuha siya dito ng raindrop para kahit papano yung Spear of Mars or yung Feedbolt, negated niya yung konting damage. Kaya
kaya mo si Super din, di siya namatay. So sobrang sulit kasi nito eh, kapag spammer yung kalaban mo, like may Spirit of Mars, di ba? Lalo na ma-max out mo dito yung Spirit of Mars, pas etong Rubik, mag-i-spam out lang ng Fate Bolt, di ba? Pareto, speaking of Fate Bolt, di pa binibigyan ni Fate, pero sa may babasa Chalice, tatamaan yata ng Inkswell yung tropa natin, and easy kill for the sides of Elephant. 2-2 score natin, 6 minutes pa lang sa game. Wow, ayos yung game natin ngayon, Luigi ah. Hindi passive, unlike nung una nating mga nakakas dito sa regionals na makakita lang tayo ng first blood pag ano 5 minutes pataas na. Pag, pero napapansin ko kasi like sa mga Chinese teams, kapag alam nila na wala siya masyadong kill potential, parang disiplinado talaga kapag okay, kailangan natin pa ng extra ano, extra damage para like kailangan mong magpa-level, kailangan mong mapag-scale ng item, di ba? Parang ganun kasi like kapag idle time yung ano nyo, yung lineup nyo. And katulad na ito, Lina, di naman siya like, di naman siya nalulugi sa farm. So pag nakukuha siya ng magandang room, pwede siyang mag-rotate every sa baba, di ba? Pwede niya i-punish itong si Luna. Gat maaari, malambot pa itong si Luna so far. And wait lang. Siya nga, yeah. Makakatakbo naman. Hindi magiging successful yung kill nila sa may top. Pero ex-Nova? Still trying to deal some damage kay Yang. Pero yun, mapapilitan nila mapawi yung Tidehunter. Lakad matatag talaga papuntang base. Sa Kraken Shield kinuha niya din. Kita mo na di-dispel lang. Or kung may slow, tapos yung damage threshold is like yan, 500. Pag dumama pa dun sa 500 damage, mawawala lang yung mga debuffs sa kanya. Okay. Pero sa may baba, si Eurus looking good naman sa kanyang Luna, ayan. Top of the network as of now, meron ding Mask of Morbid Mask, tsaka going for Mask of Madness. 100 gold away. Go-through item lagi talaga ng Luna. Mask of Madness, pero na-thread siya eh. Pero sa kanya mayaman siya eh, kasi like, punan ko mo yung threads ng 5 minutes, goods lang eh. So makapag, kung if ever na deadly na yung bottom lane, pwede makapag-farm, at the same time, makapag-jungle ka na. Oh, pero ang ganda ng ginagawa ng Xnova dito. Footing vision sa may triangle camp ng Elephant, then kitang-kita niya yung stacks na pwede nilang agawin mamaya. Pero may smoke coming from the side of Elephant, and si Xnova na lang yung naispatan nila. Well, this is good, I think. Pero uy, aba nangyari yun sa may mid or dun sa may top jungle ng E-Home. May na-burst down na Elephant, ay na Lion, na Laguna Blade. Parehong support. Yung plano nila is scouten or makakuha ng info kung may stocks ba si Lina. At the same time, si Abaddon, tinatry niya yung best niyang tumingin ng stocks doon. Pero so far, napatagal naman niya yung buhay niya with this Ampotic Shield. So may idea na dito yung Ihom. Okay, sobrang dami ng stocks, so pwede natin contesto. And probably pwede na contesto ni Lina, kaso ang problema, wala siyang mana. Pero I think re-refill naman dito ni Abaddon dito sa may outpost. Kaso mukhang kinuha na agad ni Pak yung stock doon na pre-provide ni FY. So siya nga. Tinag niya yung creep wave, tapos kinuha niya pa yung isa pang creep wave. Siya Rapsy Doodles talaga. Gaya ng sinasabi mo lagi pag so Rapsy naman. Nahadap ha. Rapsy naman talaga. Siyempre, daming creeps eh. Hindi ka mapapasarap doon. Masarap sa tenga, tulog ng gold. Pero tier 1 top tower, pinapressure na ng iyong pero ay ng Elephant, pero may katagalan to ha. Hindi ganun kabilis mag-push yung kanilang mga heroes. Oh. Ano yung build niya? Medyo mix yung kanyang item ni Tide. Di yata siya makapag-decide ano yung unay niya. Like Soul Ring or mag-hood ba siya? Kasi ako, personally, pag Tide ako, Rekta Soul Ring. Rekta Soul Ring tsaka tawag dito, Hood of Defiance. Para may kakunatan, tapos may magic resistance. Pero mukhang magde-defiance. Pero wait lang, Luigi. Andito na yung Laguna Blade plus the Dragon Slave. Pero hindi na makakapagbigay ng LSA, si Kuya mo, XM, and Young. Makakatakbo yung tropa natin. Peace boots pala yung binilt niya. Okay. So, para may added din na mobility din si Tidehunter. At the same time, may added damage, but Pak will TP. Alam nila na nag-TP itong Ihom sa top. And ito na nga, si Somnus, na-coil si Kuya Mo Chalice. Dati kita kakampi, pero walang patawad. Na-finger sa mukha. Si Chalice sa may baba. Isa sa atin, hindi mag-TTI, isa sa atin, mag-TTI. Ganun yun. Ano yung scenario dun eh, no? Pero anyways, ayan.
Nakapitalize lang dito na E-Home, ay ng Elephant pala, I'm sorry. Na okay, wala silang TP, di makapag-backup to, so wide open doon si Mars, while Eurus is mong mapupush na to. For sure. Oh, and ayun, successfully push yung tier 1 top tower ng E-Home, pero nandito yung, speaking of E-Home ha, andyan si Lina, and nakikita nila yung isang Luna, and hindi na kailangan ng Laguna Blade, tamang normal-normal na lang. Pero I think okay lang yun para sa side ng Elephant. Yep. Tsaka and then kung casual wise kanina yung bottom, nabawi lang dito na iyo so far. Tsaka hindi rin siguro nakita ni Luna na hindi pala tong si Lina pala. Or I say CX. Nakakalito Lina Luna. So pala na lang yung babanggitin natin guys hangga't maaari. Nakakalito si Lina Luna, isang letter lang yung yung pagitan. Oh, pero kaya ko nang sabing okay lang yun kasi nakuha naman ni Luna yung tier 1 top tower ng E-Home. So ayan, open kahit pa rin jungle area ng E-Home. Pero wait, may nakulong ng Arena of Blood, wala nang labasan tropa. Kulong ka talaga, tas tuhog, insta kill. Kulong at tuhog talaga, insta kill nga sabi ni Kuya Swagstars everywhere. Oo. Pero ito, ang ganti ng E-Home, ito naman yung gusto nila, tier 1 middle tower ng Elephant. Kaso Elephant, they are not doing anything para masubukang depensahan yung kanilang tier 1 middle. Ayun, binigay na lang nila. So far, yung E-Home, maganda yung pinapakita nila throughout sa laning. Even though nung buong tournament na to, consistent talaga. Like may mga times na nag-drop sila ng game, pero overall performance, masasabi natin na sobrang pulido pa rin nila. Just the fact na minsan may mga times din na nagpo-fall off lang yung kanilang lineup. Minsan kasi like draft wise lang talaga pag okay, maganda so far yung performance mo, pero draft wise, dun lang talaga magkakatalo. And syempre, pinapakita pa rin ng E-Home na consistent pa rin sila, but X-Nova, okay, mukhang patay yata. Huli, baro tayo magpapapit, mukhang mapapatagal pa ni X-Nova yung kanyang buhay, Earth Spikes. Ayun, mapapatay naman ni Somnusiat with the Illusory Orb. Ako kay yung ano, jungle area. Pero okay lang to kasi nakuha naman ni Lina yung unang stocks. So parang second stocks na yata to. Oh, and nakita mo naman, kukunin na nila yung tier 1 bottom tower ng Elephant and Chalice here at the middle, ready to defend para sa kanilang gitnang tore. Sylar trying to deal some damage kay Yao para mapauwi. Yun, successful naman. Nasa top din kasi si itong si Eurus eh. Kaya kung tignan mo, kung nandun si Eurus, feel ko kaya nilang papag-push. Pero play safe pa rin naman itong si Luna sa ngayon. Kasi wala pa siyang BKB, yan yun yung kanyang go-through item. So pag nag-BKB to, pwede lang siya sumama lagi sa teamfight. Ang problem kasi pag nag-early BKB ka, kapag hindi mo na-capitalize yung kalamangan mo or somehow hindi mo makuha yung mga objects mo like map controls, yung mga outer towers, parang may kadalasan kasi nag-follow up talaga pag may let's say yung mga early BKBs na ganito, di ba? Agad mag-fainted out. Oh, sobrang vulnerable mo na pag hindi ka nakapatay ng hero sabang naka-BKB ka. Kasi wala ka na pang escape maliban doon. Hindi na siya nag-Yule Scepter kasi alam niya wala rin magagawa Yule Scepter niya eh. Madali lang din madododge ng pack yun with the pace ship, di ba? Kailan na siguro ng sino pwede, hindi, wala pwede mag-hex dyan eh. Pwede si Mars pero di niya idea na item yun eh. Oo, so, siguro mamaya pag late game pwede, di ba? Pag umabot tayo na 60 minutes ulit. 60 minutes nga indeed. Pero hopefully siguro mga, yeah, tingin ko max out dito 60 minutes. Kasi yung lineup nila, pang team fight talaga eh. So may maubos sa nila, feel ko, pag na-drag out nila ng late game, may matatapos at may matatapos talaga ng game agad. But sa top lane mukhang pakay nila siyang, pero dito yung ideal target mo eh. This is the Tidehunter na may Hood of Defiance, tas going for Halberd. So kailangan niyang disarm lang dito si Medusa every team fight. Feel for Elephant dito, alam lang muna lang mag-chill muna or pwede lang gamitin yung Tidehunter's Ravage to pick off. Pero so far kasi si Sylar meron na siyang Mantas daw, so hindi na yung ideal target mo. Not unless kung siya lang mag-isa and napareact mo dito yung E-Home sa mga lanes. Pero kasi tinan mo, nakasmoke dito yung E-Home, alam nila na, well,
Tatry lang po tanto si Luna, but ayun na, tipi naman siya. So goods lang. No, nakaramdam na lang. Nakaramdam pala. Spidey sense. Sabi nga nila, pero si Medusa, ayun, casual na build ni Sailor pag siya gumagamit ng Medusa. Manta style tapos Recta Daedalus. Manta style Daedalus agad. Yan talaga go-through item ng mga China eh, no? Pag alam nila na, okay, kulang tayo sa damage, di mo na ang papakunan just to make sure lang na maprotektahan mo, maprotektahan si si Medusa or si Sailor. Since nandiyan naman si Abaddon na, okay, tatabi ka lang kay Medusa, protektahan mo lang, Miss Coil, tsaka Apotic Shield lang, di ba? Talagang, ibig, in other words, tiwala siya sa mga support niya. Oo, period. Speaking ng support, medyo malilit yung dalawang support ng Elephant at hindi nila makakatch si Lina sa may top. Medyo binabagalong ko rin kasi muntik na rin masabi Luna eh. Oo rin eh, kaya gusto ko name na lang eh. Kaso di, tayo, di ko rin masyado sanay yung mga names. Pero si Slyler, okay, Medusa. Luna, ano, Eurus. Luigi, ika-cancel na Medusa yung Crystallis or yung Daedalus. Instead, mag-MKB siya. Mukhang ready siya dito sa bibuild ni Eurus na Butterfly, pero mukhang iba rin yung balak ni Eurus eh. Kita mo, going for Crystallis din siya, impossible Daedalus, pero Elephant. Tingin ko Daedalus talaga to para may kalalagyan din si Mars later on. Kahit sabihin may bulwak siya, may critical pa rin yan. And mukhang may balak dito yung E-Home. They have the Arena of Blood. Pero lumalapit dito yung E-Home. Nakapwesto sila. So alam nila, nagra-rush. But E-Home, they well, smart enough naman na kailangan mo mag-back dito sa engagement. Kasi pag na-out of position ka, mahirap ng pumosisyon. Eh. Katulad nito. Pero nakakapan. Ito na si Chalice with a blink in. Plus the Arena of Blood. Pero the Ravage will cancel the event. Ito na. Yung mga tropa natin from the side of E-Home is nakokontrol ng Grimstroke. Pero nabalik talaga dyan. Good case na Medusa at si Eurus. Nasa delikadong pesto. Kumuha pa ng Arcane Rune. Aba, mayaman. Pero si Tidehunter and si Chalice yung nabigyan sa dalawang teams natin. And hindi pa yata sila tapos. Ito wala yung pack. Para yung offlane yung nadali. Pero feel ko parang mali yata natuog dun ni Mars. Kasi si Tidehunter yung tinuog mo. And then 5 heroes yung katapat mo. And sakto meron siyang Ravage. And hindi nakapag-rack si Rubick na ikukunin yung Ravage doon. But instead, nakuha niya dito yung Eclipse. So, marami ka talaga option kapag isa kang Rubick eh. Yung Eclipse, Ravage, or let's say yung Soulbind, pwede mo rin kunin. Dream Coil as well. Ay. So, pag hindi mo nati-checkmate lagi si Rubick, hindi malaking sakit ulo to for Elephant. Every time na may makuha ng magandang spells itong si Rubick later on. Tinamaan din kasi siya ng Ravage kanina eh. Sinalo nila at kung di ako nagkakabali, 5-man Ravage siya tayo eh. Oh, lahat yun. As in, control. Kaso yun nga lang, kulang sa... Yung Eclipse kulang sa damage kasi sinasalon dito ng E-Home eh. Yun yung parang medyo pangit sa Eclipse. Parang masabi yung AoE mo, AoE siya in a way. Pero parang single target siya na ano eh, burst eh. Nakagaw yung Earth Spike. Di naman magkukunin yung Earth Spike ni Rubick. Pero nandito na si Chalice with Arena of Blood. Blinkin, pero makapag-TP si TP out, si FY sa mukha, and si Super na lang mabibigyan. Bilis na kami ni FY dun, ah. Oo. Agad siya sinilence, ano? Kasi kung sinilence niya, dalawa sila mamamatay dun, and probably ang tutuhugin niya dun si FY. Parang di rin siya na makapag-rock dun sa pagbitaw niya ng mga spells. Oo, pero si Young nandito sa mid, nang Google na lang ulit. Well, nakikita niya naman si Medusa, and speaking of Medusa, meron na siyang MKB. So, tingin ko si Medusa, si Luna hindi na magsusubok bumilt na ng Butterfly. And mukhang de-defend pa rin dito ng Elephant. Despite na walang Ravage, makunat pa rin naman si Tidehunter, so pwede pa rin naman yung front trend. As long as makunat pa siya, yun na masasabi. Kasi Medusa, pag nagkaroon na siya ng mga decent items, para masasabi mo, si Tidehunter is magpo-follow up na lang bigla-bigla eh. Okay lang kasi, okay, makes sense kasi kaya nag-MKB siya. Kung titinan mo yung item ni Tidehunter, may evasion din kasi yung halberd na ibubuo niya. Kaya I think good lang to na pumaprock pa rin yung evasion. Well, pero ano pansin ko lang sa dalawang teams natin na to Luigi. Well, dito sa regional, wait lang.
Habang nagsasalita ako, may nahuhuling isda yung side ng Iom and mukhang di na yata makakatakbo to with Arena Blood na kinibit ni Chalice, pero sobrang tigas tong isda eh. Ravage sa apat, pero naagaw yan ni Rubik. Coil, may narinig ako. Control naman si Rubik, hindi niya na nabigay yung Ravage na nakuha niya. Hindi ko dati stager sa kaya po, tropa, Eclipse, binigay na ni Euros plus na BKB. Unang mamamatay si Abaddon. And the rest of the gang dito sa may side ng Iom, gusto na nila lumayas dahil wala yung kanilang Lina, wala silang additional damage, and si Chalice is slowed by Witchblade, pero makakatakbo na yung Mars. So may tap. Yeah. Ganda ng control dun ni Somnus kasi kita mo agad nakuha yung Ravage ni Fate dun, but saktong-sakto nakapag-rack agad si Somnus. So alam niya, pag nagbitaw ng Ravage or napag-counter ni Shade, itong Iom makapag-rack that time itong si Lina. So pwede siya mag-tipid dun, and pwede niyang somehow maka-turn around yun for Iom, pero the fact na nahuli mo si Rubik is mas maganda yung magiging initiation yun for Iom. Oo, and sayang no, kung siguro hindi na silent si Rubik, mag-iba kwento. Oo, true. Sasakto si Pak din dun eh, kaya nag-ravage din si Tidehunter kasi alam niya na may mapapatay talaga kayo dun sa engagement na yan. Pero tara, Iom. They know na walang Ravage, walang BKB, walang Eclipse yung side ng Elephant. They want to use this opportunity na makapag-Roshan. Nakita mo, mabilis lang naman. Double damage din na. Easy, no? Mukhang pagkain nagkakasmay, puro double damage kahit walang TE. Kapon lang yata yung hindi masyado, yung parang ano nga ben, game number 3 yata. Na Easy tsaka Elephant, na hindi masyado naglalabas yung double damage. Pinagdasal ni Gaben, okay sa game number 5 na lang daw. Kahit walang TA, di ba? Okay, may Lina naman kasi pwede naman kasi maging right clicker si Lina, and I think yun yung kanyang go-through item niya. Parang speaking ng China, di ba? Parang sobrang rarely lang tayo makakita ng mga burst na Lina, like yung Aghanim Scepter, yung Aether Lens, ganyan, or let's say, ano pa bang yung next item na sasabi? Ay, yung E-Blade, di ba? Na may pang amplify damage din. Pero sa ngayon, yung China ng Lina dito, I mean, yung hero ng Lina sa Chinese, more on right clicker talaga. Oh, pero speaking of right clicker, Luigi, si Pak ayun din yung ginagawa. He is going for the Deso. Ayun, no? Ano na lang, isang Mithril Hammer tsaka Blightstone na lang yung kanyang kulang. Ito kasi yung pack, ever since kasi yung nilabas yung Face Ship Attack, nagiging go-through item na rin niya yung ganun na item eh, pero wait lang. Mukhang Arena Blood Out na lang to. Nag-miss na yung Sphere Burst niya, pero si Exnova, yung una matatagpuan sa may likod, Baron Time will be pop, Gothic Shield para mapatagal yung sarili, pero hindi na nagiging enough yung sustain niya dyan dahil nandyan na rin si Somnus. Ang nakita kasi dito, nag-pop na rin ng Soulbind itong si FY eh. Kaya napaback na lang dito si Chalice. Pero mukhang ipipre-attempt yata nila si Tidehunter dyan. Ayun na nga. Ito na nga. Na-Spear of Mars na may punuan. Nandito si Sylar. The right clicks are there. Pero si Yang medyo makuna. Hood of Defiance para hindi masakit yung magic damage ng Iom. And makakatakbo si Tidehunter. Partido, may tusok pa ng Octopus yan. May ano sa akin eh. May bag sa akin na ganun. Pero wait. May nagpop ng BKB sa likod. Si Super at layo ng unang mabibigyan. Pero the rest of the gang sa may side ng Elephant, makakatakbo na. Wala nang susunod. Pero mukhang maligay yata, Sir Mike. Uy, hindi, tama ka naman pala. Ayan na. Pero si XM, instant BKB pag layo na nakita niya. Yeah, support na to guys. Pero alam mo yon, kung ititingnan mo siya on paper, sobrang weird na magbibikibi ka sa mga supports. Pero kasi Lion kasi to eh, parang masasabi mo na kahit support to, may sobrang laking ambag niya rin sa mga engagement, sa mga teamfight, diba? So parang sinecure na lang ni XM na, okay, patayin ko na lang tong Lion kasi sakit sa ulo to. Wala, kasi pag na-hex siya, baka mamaya may malapit pa lang kakampi, mabaliktad pa siya, no? Pero wait, hindi ito mamaya yung Earth Spike, pero naduraan and na-hex si Medusa. Makakatakbo ba ang tropa natin? Manta style Biblios, pero makokontrol siya ng Coil Inkswell kay Tidehunter. Wala nang mana yung Medusa. Nasa delikado na yung pestuwa niya. Pero Exnova with the sustains, pero Ages of Immortality
makukuha na agad ang elephant. Chalice with Arena of Blood controlling FY, pero sa milikod yung Ravish, mabibigyan ng Medusa, will be easily burst on by Elephant. XM trying to run for his life, and X-Nova yung susunod na counter initiate with a Ravish na naagod ni Fade. Dating Snatcher sa kiyapo yan, si Yurus yung mabibigyan sa Elephant. XM trying to put some right click and nahuli si Mars. I mean, nahuli si Pak na kukinirong Mars, pero na-finger sa mukha si XM and Fade. Mano, normal-normal ni FY and Chalice. Tatakbo, the last man standing for the side of EO. Medyo makati si Somnus with a Desolator and triple kill para kay FY. What a team fight para sa may side ng Elephant. Oh my god, mga elepante, mag-ingay. Ganda nung back and forth ng team fight, you know? Kung ano yung batuan ng mga spells, parang nagkaka-counter lang sila, you know? Pero mas naging counter pa dito, I mean, naging better counter initiate pa dito yung Elephant. Kasi si Lion that time nabuhay na, eh, no? Di ba? Naka-join na siya agad sa may teamfight. Oh, na-burst out mo si Medusa that time. Napatay mo naman si Lina. I mean, si Luna pala. Pero the fact na may control pa rin tsaka damage pa rin itong Elephant, lalo na si Pac, masasabi mong goods pa rin yun for EO. Man, burado sila dun sa teamfight na yun. Ang sakit din kasi nung right-click ni Pac. Oh, tsaka yung tinamang spaceship attack. Sobrang pasahit niyan later. And damang-dama mo na sa ngayon yung spaceship attack. Tsaka pag sobrang lapit ng pack dun sa mga heroes dito ng EOM, damang-dama mo yung desa damage eh. Tang kakamot ka talaga kung kakamot ka eh. Pero grabe ha, ito si FY, naku. With that triple right, kill. Hindi ko nakita kung may agrims na siya that teamfight ha. Enlighten me kung meron na, pero ngayon ko lang nakita to. May agrims na si FY. Instant ano eh, instant yaman, triple kill yun na kuha niya. So pwede na niyang kopyahin si Medusa every time magsishow up siya. And eto mo, eto yung magiging mas pasahit dito for Elephant, yung Medusa na pag may meron ng SCAD dito, medyo mahirapan silang patayin. Although kasi ang dami pa rin nilang control dito, so pag si Medusa again, kapag nangyari na naman yung scenario na tawag dito na out of position na naman siya, katulad nung nangyari, even he has the Aegis, feel ko malaking disadvantage na naman for him sa next team fight. Kasi kailangan ni Medusa talaga maging standing strong sa team fight, or somehow ma-delay yung team fight, or mapatagal nila yung mga attempt nila ng team fight. Kasi if ever na mamatay si Medusa, yeah, meron kang Lina na iisipin. Kaso si Lion, pwede niya lagi i-checkmate lagi si Lina kapag like yung katulad nung nangyari na nag-fainted out na yung BKB niya. Sobrang easy target na dito ni Lina. Luigi, may ma-question lang. Yung Tidehunter mo ba may galamay ng octopus sa gitna? Oo. Oh, meron. Wala. Tinanong ko lang. Na ano ba eh, na tawag dito, makukuha yung attention ko eh. Yung octopus eh, no? Kala ko lang. Wala lang ako yung gash, pero pag may ano na, bibili ako niya. Para kompleto yung mga offlane ko na ano. Set. Mahawak. Pasintabi naman, no, mga tropa natin walang pambili. Sana ako ron. Huwag mo naman ako niyan. Huwag ako paldo. Oo, hindi kami paldo eh. Sorry ha. Kami lang to. Hindi ka kasi kami si Swagstar eh. Swagstar. Ay, di po. Pero, good news for the side of EHOME. Di na, meron na siyang E-Blade para hindi ganun kakunat o mawala yung passive ng Tidehunter. Oo, no? E-Blade? Hindi, E-Blade. Hindi, Silver Edge. Ah, Silver Edge. SE pala, Silver Edge. Hindi, E-Blade sabi mo eh. Ay, E-Blade ba? Oh my god, that's my wrong. That's my mistake. That's my everywhere. Pero wait, blinkin kay Kuya Masomnus na gaya agad yung Medusa. Portrait plus the coil, kinokontrol na nila yung Medusa. Stone Gaze will be used, BKB, Chalice, blinkin plus na Rhino Blood. Pinaburst on nila agad si Tidehunter and successful naman. Wala nang Ravage yung side ng Elephant. Mukhang ito na yata yung call para mag-out. Eh, hindi naman eh. Di naman namin kailangan yung Ravage. Nalaban naman daw, sabi ng Elephant. And ayun, nabugaw na nila yung E-Home. Kaso, ganda kasi nung initiation dun ni Mars eh. Kita niya checkmate agad dun si Tidehunter. Kaya di rin nakapag-pop ng Kraken Shell. Siguro nakapag-pop siya ng Kraken Shell dun. I mean, kung nag-proc man yung Kraken Shell, baka mapag-ravage pa. Kaso, BKB Silver na dun si Mars eh. Silver Edge is the key. No Kraken Shell. Wala nang galaw-galaw, kaibigang isda. Oo. Wala nang watermelon, kamo, di na ganun kakunat. Lambot ka talaga.
lambat kong lambat pero eh, pati yung ano, illusion oh. Hmm? Hirap na yan. Ginagaya ang Dark Lord eh. Sobrang ang hirap nito, kalaban mo sarili mo. Dati kakampi ko sarili ko eh. Ang kalaban mo sarili mo? Kalaban mo sarili mo. Focus ka lang sa gun. Wala kang pa sa sarili mo, parang gano'n. Ang hirap niyan, tropa. Pero buti naman, yung, ayan, yung Dark Lord rate, walang mana shield. Kung may mana shield niyan, sobrang hirap din patayin niyan. Yan nga eh. Tsaka kita mo naman paano napapain dun si Sylar. Yun sa Dark Portrait nung ni FY, no? Siya yung pinapokus eh. Tapos kita mo pa kung tinapat mo sa iba pang kampi dito ng Ihom. Lalo silang magiging sakit sa ulo. I mean, lalo sasakit ulo dito Ihom. Like kapag kapag yung Dark Portrait dito, buhay pa sa teamfight. Tapos hindi pa nasa-spell, hindi pa nasa-stun, di ba? The only way to eliminate that ano na yan, yung Dark Portrait is the right clicks eh. Pero good stuff kasi Lina naman, nandiyan naman kung maganda positioning niya. Luigi, gusto ko makopya ano, gusto ko makuha ng Rubik yung Dark Portrait. Gayahin niya rin si Lina, gayahin niya rin si Luna. Luna kalaban talaga niya rin sarili niya. Oh, kasi pero, guys, nakukuha din kahit anong spells yung Rubik, basta active yung... Naku, wait, Tidehunter with the Ravage, catching Medusa here, pero Chalice with the counter on the shade, tanga rito, plant, pero uy, Eclipse plus the BKB will be used sa melikod ng mga right clicks si XM, pero out na siya, sobrang kata ng right clicks ng Elephant, pero nagkakagulo na yung side ang iyo, punang mamamatay si Chalice, pero buyback agad, para sa tropa natin, X Nova, na ano, masugatan. Sugatan nga, tsaka... Ang bilis ng teamfight, ha? Just like that, no? Quickie lang. Oh. Ravage agad kay, ano? Ravage lang kay Medusa, pero yun nga, di rin siya namatay. Na-burnout naman yung mana niya. Kaso ang problema, si Abaddon, hindi niya na-sustain agad. Hindi niya na-sustain agad, kaya kita mo, na-eliminate siya agad sa teamfight. Despite na meron siyang borrowed time that time, ganun din eh. Like, may burst potential pa rin sila na pag nawala na yung borrowed time, pwede lang i-finger dito nila. Yan eh. Oh, pero kita mo naman, pabor na pabor sa side ng Elephant yon. They killed two heroes, plus first the buyback, pero si Somnus yung nahuli, pero may Aeon Disc, and makakatakbo yung tropa mo. Swerte sa Aeon Disc proc. Kung siguro wala Aeon Disc yun, tulog talaga ang kalalagyan ni Somnus. Tapos Roshan pa, yung pakakay ng Aeon. Ang ganda lagi ng time ng Roshan nila, no? Laging walang Ravage, walang Dream Coil. Kaso ang Dream Coil kasi madali lang cooldown to eh. Tapos wala ka pang Eclipse. Kaso kahit papano, medyo may disadvantage lagi sa teamfight yung Ihom. Kaso when it comes to objective wise, parang umaangat lang lalo yung Ihom dahil dun sila nakakabawi eh. Oo, pero ito na, Luigi, meron ng Aegis si Medusa plus the Aghanim Shard. Hindi na maubusan ang mana to. Maubusan man, babalik at babalik pa rin. Pero yung ex mo, wag mo nang asahan. Ay, sorry Luigi ah. Baho niyan. sorry. May pag-atake ako, nadalas yung dila ko eh. Pero pak, casual crystallist lang yata para sa tropa natin. Then going for the BKB. Abang si Lina naman, may cheese and going for satanic din. Kailan ko nakita tong Lina satanic? Ayun, kahapon sa Liquid. Sa Liquid din. Tsaka sa China din, may nag... Lina din na tawag dito, nag-satanic din. Pag ayon ano, kahapon, may nag-satanic dun ah. Isa Ihom. Ihom ganito din, itong matchup na rin to. XM yata Lina dun eh. Hindi ako nagkakamal, tayo check ko. Alam ko, Lina din sila dun eh. Ay, oo, tama, Lina nga sila. Lina rin. Sana all may Lina. Pero hindi ko yung scepter sa may likod, pero may Aeon Disc ba yung pack? Naku, yun, may Aeon Disc nga, pero makakatakbo ba? Yun, may winning rip out, pero nahuli siya ni Rubik with the telekinesis. Uy, medyo naglag yung akin and na-silence pala. So kaya mo Somnus and makakapag-out naman with the Illusory Orb and din na siya mahabol ni Chalice. Sakto, naka-ano pa, naka-silence pa yung tropa natin, pero uy, hindi ko na. Sa may mid naman, si Sylar, ay nandiyan si X Nova, tagabigay ng buhay. Huwag kang kabahan, nandito ako. Baba nangyayari yung teamfight na yun sa bottom lane, may nangyayari din sa mid eh. Ang kita mo, nag-pop din ng Stone Gaze si Medusa just to
to bail out or mapa-out niya dito yung elephant kasi di, like kahit tatlo sila kahit let's say outnumbered din doon yung Ihong hindi pa rin nila napapatay ito si Medo kahit 3v4 ba yun or 3v5 tama 3v4 yung situation na yun wala kung sabihin mo 3v4 lang tapos yung elephant yung dehado sa bilang hindi nila problema yan may dark portrait kami dark portrait indeed pwede lang niya kopyahin. Ayun, 4v4 na ulit, diba? Let's fight head to head against Ihome. Para masasabi mo kasi 6v5 yung laban eh. Diba? Mm-hmm. Tsaka ayun nga pala Luigi, buti naalala ko. Si Dark si Ruby kasi parang hindi niya prioritize si Dark Portrait, eh, no? Kasi ang daming mas magagandang spells kumpara dun eh. Ayun yung Ravage, yung Coil, yung Finger of Death, diba? Eclipse. Tsaka yung Soulbind, mas maganda rin. Oh. Mamimili ka na nga lang din, pero si Chalice with the Blinkin, Spear sa kaibigan niyang isda. Wala, tamang ano lang, tamang kulitan lang. Para lang itong dalawang batang nagbabanggaan na hindi pa magsusuntukan. Wala na rin Dark Portrait din. Pero yung cooldown kasi ng Dark Portrait, saglit lang eh. Like mga 40 seconds lang yata. Yan na, pa-cooldown na, 14 seconds and may narinig akong Inks Fell ha. Nahuli agad si Rubik sa may likod. Minus 1 agad yung side ng Yom. Rino Blood na commit na ni Chalice pero Somnus with the A yung dismakalit sa sitropa natin. FY TP sa mukha pero hindi na magiging successful yan with the Yule Scepter na meron yung Yom. FY will go down. Medusa, Silence na Dark Portrait. Wala nang mana yung tropa natin pero may Aegis pa rin yata. Yung isang Medusa and ako, sige, laban lang kung laban, puno ulit ang buhay ko, second life. Round number 2, para sa side ng Elephant, binibigay nila ang lahat kay Medusa, pero makakapag-Hurricane Fake Out naman, Super with a Blinkin, Plus X, and a Ravage, binibigay nila kay Medusa, Eclipse, Plus the Finger, binibigay na nila lahat, baka hindi pa mag-isapat, sabi ng Elephant, ito yun, 4 heroes down, sa may side ng Iom, and si Chalice yung makakatakbo, pero mali yata ako nang nabanggit, nabati ko agad yata, dahil inabutan siya ng mga Elepante, Blink Out, Spear? Binasikan lang pero illusory or bakita niya si Chalice pero walang tank cancel si Kuya mo Somnus sa may nagtitipi na Mars and that's a 3-4-1 kung di mo na ako nagkakamali oo 3-4-1 de 4-4-1 nga eh to lang namatay lang dun si FY tsaka kung tutusin kahit namatay si FY dun nagawa naman niya yung trabaho niya na ikopyahin dito si Medusa and so far ito mo na-eliminate agad dun si Rubik. Kasi kung si Rubik nakakuha pa ng mga magandang spells, mahirapan mag-teamfight doon yung Elephant. And laging pinaprioritize lagi ni Somnus si yung mga supports pala in general. And kita mo, nakapag-push sila and out of position si Medusa. Gaya na sinabi ko sa draft, pag si Medusa out of position, kahit sabihin mong mag-drag out to na late game, it could be mahirapan, it could be hard for Ihome. Yun yung magandang term. Kasi pag tinagal ko, parang pangit pakinggan. Pero ito lang Luigi ah. Every time na may Aegis advantage yung side ng Ihome, but parang nagiging disadvantage no? Sobrang na ano, na nakokontrol sila ng Elephant. Bakit kaya? Let's say sabihin natin na porket may Aegis kayo, di ba? May upper hand kayo, di ba? Pero kung sapat naman yung damage nyo or sapat yung pagka-kite potential nyo, parang hindi mo ma-feel na may Aegis advantage kayo. Ganun lang parang lagi scenario kapag may Aegis advantage kayo. Okay, parang medyo kampante yung Ihome dun na okay, may Aegis kami but siyempre lalaban kami round 2, di ba? Pero the fact na meron pang spells yung Elephant, despite na walang Ravage, may mabibigay pa rin sila, di ba? Saan all mabibigyan? Luigi, bigyan mo nga akong battle pass. Bigla lang ako pa-burout eh, no? Pero wait, back tayo sa game natin. Again mga sir, best of 5 itong series natin. Grand finals ng regionals sa China region. Elephant and Ihome yung naglalaban. Game number 1, 30 minutes into our game. 20 and 12 yung score. And 9K network lead sa may side ng Elephant. Sila naman yung upper hand kasi ngayon eh. Like, kanina... Itong Ihome, sila yung umangat sa network lead despite na meron sila Medusa pero so far biglang umangat dito si Urus sa kanyang Luna. Siya na yung nag-i-skin sa kanya eh. Kita mo na yan. Meron na siyang Satanic. Tapos Flicker pa. Ito pinaka-ayoko na item. Flicker. Adam yung pwede touch yan. Like, pag out of position ka, pwede niya ma-reposition yung sarili niya. Oh. Katulad niya, no? May times na pwede ka mag-blink sa harap, mag-blink ka sa likod, di ba? Pero si Urus,
ano kaya mag ano tingin mo next item yan? Kasi meron na siyang Satanic, meron ng Skadi, BKB, Daedalus, parang kumpleto na eh. Ano yung tingin mo magandang next? Di na siguro siya magba-butterfly kasi may MKB na yung kabila. Malabon talaga mag-butterfly dyan. Kung siguro magba-butterfly siya, habol na lang niya yung attack speed para lalo siyang pumapalo. Aghanims yun. Well, para mix damage din. So, tinan mo naman kasi yung talent 3D ni Luna, kahit damage item yung build niya, kumuha pa rin siya dito ng 100 Lucent Beam damage. Kaya I think goods lang tong Aghanim Scepter kung bibuild niya. Like pang 6 assorted item niya, pero wait lang. So may likod, nahuli na naman yung Rubik, ang kaisa-isang isda sa may side ng Iom, pero nalit siya dyan. May Iom disc yung tropa nating pack eh, kaya hindi madali mababurst doon ng Iom yan, hindi yun. Nag-pop na agad. Uy. Pero yung with the Blinkin, gusto nila sa X-Toba and borrowed time na pop agad. Oo. Ayun na nga. Pero isang set of rocks lang kasi to eh. So kahit papano, hindi pa nag-matter to for Ihome na disadvantage sila eh. Kaya gumagawa pa rin sila ng way na somehow gumawa sila ng magandang angle ng teamfight. Yun na nakita kong win condition nila eh. Makaprovide si Mars lang ng magandang tuhog. Tsaka wag lang papahuli si Rubik, no? Kasi nakikita siya lagi ng pack eh. And with that, kasi tingin ko magiging malaki yung role sa ni Rubik sa teamfight. Para sa side ng Iom, lalo na pag kailangan niya maagaw yung Ravage, di ba? Para may pang-control, may crowd control sila. Bro, ayun, mag-smoke na yata sila. Iom with the smoke and nakikita nila agad. Si Titan Hunter easily burstan with the Silver Edge. Wala nung ano, Kraken Shell. Pero Soulbind plus the double Hex, Dark Portrait is there too. Pero uy, medyo makati yung Eclipse binigay doon sa may iisang iisang spot. Pero pack, nasa mali yata yung Sorry Orbe niya. Nakakapag phase shift naman ng tanong makaka-out pa. Napatay niya pa si Hex Toba, pero still Sobnus will go down. Hex kay Lina, wala nang damage yata yung tropa natin. Please, pull an Eclipse! Pero the counter Eclipse stolen by Rubik, sinarutin ni Luna, and si Luna magbibigyan sa side ng Elephant. 3 heroes down, buyback para kay Lion, pero mukhang wala na yata magagawa yung dalawang heroes ng Elephant. FYO, 2-man Impale or 2-man Earth Spike, pero apat pa yung buhay sa may side ng Iom eh. Tatamaan ng Spear yung Lion, pero patay na agad si FY and Super. Kaka-buyback mo lang, bigyan ng kapa para makalipad din doon. Lumipad ka with the Euro Scepter, pero LSA, wasak ang mukha ng kuya mo Super. Team wipe para sa side ng Elephant, habang sa side naman ng Iom, si Medusa lang yung namatay. Kaso kahit sabihin mong si Medusa lang namatay, may damage pa rin sila with this Lina na sobrang layo nung kanyang attack range eh, no? Kita mo di siya mahuli-huli dito ng Elephant despite na si Pac na hinuhuli niya yung mga backlines. Kaso na caught off guard siya dun sa ano na yun eh, sa engagement na yun. And nabigla din si Tidehunter that time. Kaya kita mo, wala din nabintaw sa teamfight nito si Tide. Siguro kung naunahan niya agad or somehow na masensya na nakasmoke dun ni Iom, tingin ko makukuha yun ng Elephant yung teamfight na yun eh. Grabe yung Silver Edge, no? Sobrang game changer para sa side ng Iom ha. Kasi kung may Kraken Shell si Yang o walang Silver Edge sa side ng Iom, lagi magpapap yung Kraken Shell ni Yang, makakagalaw siya. Mm-hmm. Pero yun, Aeon Disc yung next niyang bubuin. And speaking of Aeon Disc, meron na rin si Rubik nun. Aeon Disc. Yun talaga yung go-through item niya din. Para kahit papano, hindi siya basta ma-burst din ni Pac. Kaya kita mo, another Roshan for the side of Ihome. And hindi naman na makakontest ng Elephant yan dahil wala silang kaalam-alam. Kuha na agad. Ah, this time sa XM na yung humawak. And cheese na lang yata yung kinuha ni Sylar. Hindi cheese. Refresher shard yung kinuha niya. And I think cheese yung kay Mars. Pero speaking of refresher, may refresher orb si Mars. Sobrang rare ko lang makita niyan. Refresher ano? Orb sa Mars? Refresher orb sa Mars? Siguro parang na mga rin yan eh. Mga last na yan eh. Parang makikita mo na lang yan pag mga 60 minutes o pang 7th item niya na, di ba? Well, siguro goods din in a way, di ba? Na double tuhog, double arena. Para din kung mapop ni Somnus yung kanyang AMDs, may isa pang arena tsaka tuhog eh. So tingin ko yun yung magiging target niya lagi pag nahuli niya dito si Pac. Pero X-Doba nakita. X-Doba, Silence Blink, and Barotay mapapagad pero Coil.
dito sa may heroes ng iyong, pero mapabreak naman nila yan. BKB Rios para kay Medusa, Harry Mablad, hindi ko committed siyang makapagsigil naman ng Ravish, pero si Medusa with the Stone Gaze, kung normal normal lang ang Duros, kailangan mo na yata umat X-Lane, pero makapagmatas na Sylar, konti-konti lang nauubos yung heroes ng Elephant and Arino Blood again. Para kay Chalice catching FY and LSA will stop him from TPing out and 3 heroes down sa may side agad ng Elepante. Naku, may mag-audition pang Lion. The Lioness, makakapag-blinkot ba? Hindi na, tinamaan at pinalo ng Planggara. Nandyan na rin si Fade catching him with the telekinesis Spear of Mars. Paluin mo na ang Planggara. Hindi na kailangan, tinusok na lang ng Spear. Mm-hmm. Napansin mo si Rubik kaya sa teamfight na yun? Siya yung umawak ng Refresher Shard para mag double proc din yung kanyang Aeon Disc nun. Kaya nabuhay siya ng tagal eh. And naubos pa nga dun yung side ng ng Elephant. Dun din sa right click din ni Sylar. Parang naging beat na lang din si Abaddon that time eh. Oo, pero look at this E-Home. Kung paano sila, o kung gaano sila kabilis kumuha ng objective sa may side ng Elephant. Somnus, tatry niya naman mag-delay pero nangingiliti lang siya kay Medusa. Medyo may kate kay Tina, pero still. Medusa, tignan mo naman, pak pak pak, normal normal lang. Soulbind, co-commit, palas na transported, pero Chalice with the initiation ng Arino Blood, catching FY, FY, mababurst ng panila. Soulbind, co-connect, yes, ito kay Sylar, pero BKB. So normal normal yung tropa natin, walang Crown Shell siyang, and wala rin siyang Ravage, patay si FY. Somnus, nangungulay pa rin, na-control niya ng coil yung tropahan from the side of Tion, pero lumipad. Na-dodge siya naman yung Spear with the Phase Ship. Yun, nakaka-out naman yung tropa. Pero Regan, I mean, E-Home with the Mega Clip sa may side ng Regan. Naku, mahirap na dumipensa dito. Spear of Mars, break yung passive niya na LSA. Bigyan mo ng Laguna Blade. Hindi na kailangan. Pag normal-normal din na lang siya ng Lina and dominating para kay XM. Mukhang sa kanila na itong game number 1 ha. Walang buyback stone. It will be used na huli pa nila yung Luna and wala na nga. Mukhang GG and GG has been called for the side of Elephant. Game number 1 will be taken by E-Home with a 18k net worth lead. Tingin ko sa game na to, maganda performance ng both teams is just that yung E-Home, sila na yung parang nagiging upper hand lagi sa mga engagement. And kita mo yung errors nila nung mga error nung clash nila, like itong si Medusa, out of position lagi, nasusunan nila. So for E-Home, I think yung nagpanalo talaga sa kanila is yung mga initiations nila. Tsaka yung timing doon ng items nila, like yung mga Aeon Disc ni Rubik, doon din nagtagal yung teamfight. And kita mo yung naging impactful ng mga Aeon Disc ng supports like si Rubik. And yeah, meron si Pac, pero kasi may follow-up ka pa si Nano eh, na lockdown dito kay Lina eh. And maganda rin yung mga kuha ni Rubik, instead na yung mga Ravage na makuha niya, yung Eclipse yung nakukuha niya. Kita mo yung last teamfight doon sa may top lane. Bago yung nakapag mega creep sila, nakuha niya yung Eclipse and then sinalo lahat doon ni Luna and out of position siya that time. Kaya doon din nagka-edge din yung side ng E-Home doon sa team fight na yun. Pero ako mga sara, gusto ko lang bigyan kudos talaga yung naging item choice ni XM na nag-silver edge siya. Kasi wala nang nagawa siyang with this Kraken Shell. Minsan kasi yung Tidehunter talaga with Kraken Shell, nakakagawa ng himala eh. Pag nag-pop, nakakapag-counter initiate, bigla mababaliktad yung table sa may kalaban ng Tidehunter. Pero with this item na nakuha ni Lina, sobrang sweet. Good item choice para sa side ng EOM. And tayo na nga, yung ating naging game number 1 makukuha ng iyon, pero magbabalik kami para sa game number 2. Again mga sir, this is a best of 5 grand finals. Ang mananalo sila yung magiging limang representative ng China para sa TI natin. So kami ulit ang inyong naging shoutcaster. Ako si Sir Mike, together with Swagstar is everywhere. We'll be right back para sa game number 2. What's up mga sir?